And my mind is like a battlefield, and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. The enemy's on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Hello po! Magandang gabi, brothers and sisters. Sansya na kayo, naka-mask kami kasi sinisipon po. Okay, yan. So, good evening. Sana okay kayo dyan. Huwag na tayong makiuso sa mga sakit-sakit, no? Oo. Kaso, meron pa rin konting mga allergies and so on. Kaya, ingat-ingat po tayong lahat, ano? Okay, so last week, pinag-usapan natin yung loving others. No? Tama. So, kasi sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. At yun nga, whatsoever you do to the least of my brother that you do unto me, sabi ng Panginoon. At and then, napag-aralan din natin that no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. So, halimbawa, tayong pamilya, pag tayo nagmamahalan, nandito ang Panginoon sa tahanan ito. Yun ang ibig sabihin, no? Yun. So,
Ang love daw po, sabi sa 1 Peter 4:8 is, love covers a multitude of sins. So, alam naman natin ang Panginoong Jesus, pumunta for God, so love the world, no? Kaya pumunta because there's a lot of sin. But love covers a multitude of sin. So, yun ang ating napag-usapan last time. At sabi natin, how should we love one another? Arvin, ano na nga yun? Regard each one as valuable to God. Do not judge others by their looks and behavior, their status in life. Give allowances for failures, shortcomings. Sometimes it is okay to give up your right to be right to keep the peace. Yon. Ano pa, Gerald, yung ating napag-aralan last time? Be sensitive to the needs of others. Be generous, ano? Dandan? Find the something good in each one and appreciate genuinely. Encourage one another, build each other up, serve one another with their gifts. Yun. So, Mon, ano yung pinaka-importante sa lahat? Bring others to Christ. Be the light of the world. Yun. So, mga konting tips lang po yung aming na-share sa inyo last week, no? Alam ko marami pa kayong naisip dyan na mga tips in order to love one another, to show love one another. Hindi, ang love po kasi hindi lang po salita yan, no? Talagang love in action dapat yung ginagawa natin. So, very interesting, lalo na po yung siguro yung it's okay to give up your right to be right just to keep the peace. Medyo bago po siguro sa atin yan kasi minsan ang tendency natin maging defensive, no? Ang tendency natin ay magtanggol sa sarili natin or sabihin natin we are the right one, no? So mali sila, ako lang tama, nako, yan minsan, no? Kaya walang peace, no? Kasi nga sabi natin, what is it good for you to win the argument kung you lose the relationship or you lose naman yung peace mo, di ba? Outside the Colombo. Outside the Colombo ka naman, Mon. Di, tama na lang ako. Marirealize ko din naman yon na mali ako, no? Yan, no? Silence doesn't mean cowardice, kundi sabi nga naman, it's being meek, strength under control. Yan. So, hopefully, mga brothers and sisters, na-apply po natin yung ating mga napag-aralan last week. No? Para ano? Mukhang na-apply ko kanina eh. Gusto ko nang magalit, pero kinalma ko yung sarili ko kasi lahat ng mga tao parang, hindi, siyang may kasalanan. Sandali lang. Kasi ako yung judge. So, kailangan kalmado ang judge. Kaya, na-apply ko yata itong how should we love one another. No? Hindi ka ba deep pa ng judgers? Hindi naman yung judger na ano, kundi yung, ikaw yung nag-weigh kung, hindi, may mali ka rin dito. O, sige, dali lang ha, sabi ko, lahat ba kayo tinatanggap na mayroong kayong pagkukulang dito? Tapos, may mga diretsong oo, may mga hindi siguradong oo, no? So, minsan talaga yung tao, yung feeling he is always right ay nandun, ano? Okay, so, at napaka-importante nga that we regard each one as valuable to God. Pag tinitingnan natin ang isang tao as someone who is valuable to God, di, nako, magiging mabuti ako dito. Kasi whatsoever I do, to the rest of my brothers, I do it to the Lord. So, I value the Lord, so I value the people He has fearfully and wonderfully made. Diba po, brothers and sisters? Okay, ngayon namang gabi, so pinagdasal natin, ano nga ba ang pag-usapan, no? Medyo, naisip-isip ko, paano nga kung darating na si Lord, no? Paano nga kung judgment day na? Ready po ba tayo? No, so with all the things that is happening, kung mamatay tayo maya-maya, ready na po ba tayo? At peace with God po ba tayo? Alam po ba natin kung saan tayo pupunta? So medyo naisip ko lang with all the ang daming may sakit, ang daming nangyayari.
What if, no? What if mag-end ng mundo, no? Ano kaya? Ready po ba tayo? So, are we at peace with God? Yun po yung ating topic ngayong gabi, no? So, peace means, anong sabi sa dictionary? Dandan? Freedom, calm, stillness, solitude, tranquility, quiet, silence, no fear, no worries, or Hakuna Matata. Alam niyo ba yung Hakuna Matata? No problem, no trouble. Kaya sa Lion King. The Lion King. So, yun. Hakuna Matata. May kanta yun eh. No trouble, no problem. In short, no? Pag meron ka pong peace, you can sleep at night. No? With the peace of mind and heart. Diba? Yung inawi natin kanina, yung my mind is like a battlefield. No? Minsan dami natin iniisip. Kaya po tayo hindi makatulog kung minsan. Kasi ang dami nating worries, ang dami nating iniisip. No? So when my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, sabi niya doon. No? At parang walang hope. No? Sabi niya, I breathe in yung peace ng Panginoon. No? So, napag-usapan na natin last time yung about the peace of God that surpasses understanding, no? Maalala mo, ano yung kumanta tayo ng peace be still, yung peace, no? Yung pinag-usapan natin, yung peace. Yung pinag-usapan natin is having peace is not worrying, not fearful, no? And we can be have the peace of mind kasi with the peace of God, we can overcome evil. No? So, ngayong gabi, sabi ko kanina, if end na ng mundo, are we at peace with God? Yun po siguro yung tanong natin gabi. Ngayong gabi, medyo kakaiba. No? Okay. So, ano ba ang peace with God? When we say we have peace with God, we are not living in sin. Diba? Hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. So, ibig bang sabihin no natin lang, perfect na ako? Hindi naman po yun ang ibig natin sabihin. Ito po yung voluntarily, intentionally, alam mo na nagkakasala ka, pero patuloy pa rin. No? Wala tayong peace with God pag ganon. No? So, peace with God also means we allow Jesus to cleanse us from our sins. No? Nabubuhay tayo sa kasalanan. We ask the Lord Jesus to come and cleanse us from our sins. Kasi the sacrifice of the Lord Jesus is already enough to cover a multitude of sins. Diba? Kanina na pag-usapan natin. So, meron ka lang pong kapayapaan kung unang-una hindi tayo nabubuhay sa kasalanan or yung intentional po yung pinag-usapan natin. Or, yung isa is tinanggap mo that God, the Lord Jesus, already saved you from all your sins. So, at peace ka na kasi binayaran na ng Panginoon ang kasalanan mo. Diba, may utang si Aaron na 100,000. Tapos, pumunta si Lord Jesus, binayaran niya ng 1 million. Abay, sobra-sobrang bayad na yon, di ba? Yon. So, kung nabubuhay ka sa kasalanan, tinanggap mo si Jesus, you will be cleansed from that kasalanan. You will be redeemed from that kasalanan kasi binayaran na ni Jesus ang utang mo na kasalanan. Medyo mamimiss yung boses na Aaron na nun. Sumasakit ang to. So, peace with God also means trusting God with our lives. No? So, okay Lord, i-cleanse mo na ako. I-lead mo na ako. Ikaw na ang maging Lord ng aking buhay. I will entrust to you my life. So, I think, yun lang po, no? Peace, because we are not living in sin, because we are not continuing to live in sin, and we have peace with God when we allow Jesus to cleanse us, redeem us, justify us, no?
And then when we entrust our lives to God. Pupuntahan natin yung kwento ni Zacchaeus ulit, no? Naging favorite na natin si Zacchaeus. Pero this time, tingnan naman natin in the perspective of having peace with God. Okay, Mon? Sige nga, ikaw nga ang magbasa. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief collector and was wealthy. He was wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He was grand to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay him back four times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save the lost." So mapansin natin, brothers and sisters, si Zacchaeus hindi siya at peace sa ating sa kanyang mga neighbor, no? Hindi siya at peace sa mga tao, no? Medyo galit yung mga tao sa kanya, no? He has gone to be the guest of the sinner. So pinagchichismisan siya doon na bakit naman si Jesus pumunta diyan sa bahay ng sinner na 'yan, no? Na tax collector, no? So napansin natin dito pa lang medyo may kaguluhan kasi hindi nila matanggap na si Jesus pumunta kay Zacchaeus, no? So Zacchaeus attained peace with God, no? Nung nagbahago yung kanyang isip, when he repented, di ba? Ang repentance ang ibig sabihin metanoia, change of mind, di ba? And nung nag-decide si Zacchaeus to make amends, no, to those he trespassed, nagkaroon din siya ng peace. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga tao. Kumbaga, no, he was a lost soul, but now he wants to do the right thing, no? Because he experienced God's mercy on him. Diba? Wala naman po sinabi that Jesus condemned him. Sabi nga niya, "Zacchaeus, punta ako sa iyo." No? So, itong change na nangyari kay Zacchaeus, it resulted to peace with God and his fellow men. Maramdaman ni Zacchaeus yung pagmamahal ni Jesus. Hindi judgment. Judger. Hindi judger. So, naramdaman ni Zacchaeus na walang condemnation kay Jesus. Amen. Naramdaman ni Zacchaeus that the Lord Jesus accepted him despite his being sinful. Nice. Despite his being a sinner, no? So Zacchaeus attained peace with God because Jesus declared that he attained salvation. Pag meron po kayong salvation, no, at peace with God po tayo diyan, no? Because the Lord Jesus assured him of a place in his kingdom. 'Di ba? Salvation has come to this house. So dinedeclare niya na Zacchaeus, you are saved. No? So the Lord Jesus assured him that he has a place in his kingdom. No? Kasi palagay ko, brothers and sisters, hindi rin to nakakatulog itong si ano eh. Si Zacchaeus eh. Hindi siya at peace. Wala siyang peace of mind kasi ang daming galit eh. Hindi lang yun.
nagigilty rin siya sa kanyang mga ginagawa. Kasi alam niya may mali, no? Oo. So kanina sabi natin yung tatlo is, we can attain peace when we are not living in sin, yung intentional, when we allow Jesus to come into our lives, and when we trust God with our lives. So anong nangyari kay Zacchaeus? He stopped living in sin. Nag-decide siya there and then na ipamigay na yung kanyang kayamanan. Na yung kasalanan niya kasi doon ay greed, no? Ano yun, no? Yung repentance na ni Zacchaeus. Di ba, sinner siya. Malayo. Parang iniisip niya, malayo si God. Yung dumating si Jesus, siya ang lumapit sa kanya. Oh. At saka yung merong change of mind and change of heart, repentance. Yung parang judge ni God. At saka yung Jesus na pagbabahal ni Jesus, yun ang nagpabalik loob sa kanya sa kay Jesus, kay God. So parang sinasabi mo, dati ang pagkakilala niya sa Panginoon ay isang judge, no, na nakakatakot, na pag may kasalanan ka, eh galit sa'yo ang Panginoon. Pero dito sa part na to, no, naramdaman ni Zacchaeus na hindi naman pala ganun ang Panginoon. No? O, sabi nga niya, I have come to seek and save the lost. No? So talagang sinabi ni Jesus sa kanya na, yes, you are lost, he is lost, but I have come for him. No? Yun. So, sabi nga natin, so ngayon, at peace. At peace si Zacchaeus kasi nag-decide na siya, he will not live in sin anymore. No, ibibigay niya na yung dati niyang mga chinit, babayaran niya ng 4 times, bibigay niya na yung kayamanan niya. Hindi na siya, he will not live in greediness, in corruption anymore. No? So yun, so meron siyang peace. Meron siyang peace kasi inalaw niya na si Jesus ang magbago sa kanya. No? By, no, talagang welcome niya si Jesus sa kanyang bahay. No? So parang, in a way, when we welcome Jesus to our lives and we ask Him to be the King of our lives, no, hindi na tayo mag-aalala. He will cleanse us from all our sins and we can entrust to Him yung next na mangyayari sa buhay natin. Ngayon, hindi na siya nag-aalala na, paano na yun, pinamigay ko na yung wealth ko. Paano yun? Binigay ko na sa mga tao. Paano na ako mabubuhay? Baka hindi ko na magawa yung lifestyle ko. It doesn't matter anymore, no? For him. Basta ang sa kanya, he had peace with God and because of his decision to change, now he has peace with the people. And he has peace with himself. Kasi hindi niya siya, nakakatulog na siya palagay ko dito sa gabi dahil nga, wala na siyang ginagawang kasalanan. Nagbago na siya. No? Tama? Okay. So, sabi dito sa Romans 14:17, Arvin. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, nagbago si Zacchaeus. Kaya naman, naati, binigyan siya ng dineclare ni Jesus that he is saved and he is assured of a place in the kingdom, no? And now he has peace and joy. Yon. Okay? So, yon. So, gusto ko lang balikan konti yung for the Son of Man came to seek and save the lost. So, tayo ba, brothers and sisters, feeling lost din tayo? Nawawala po ba tayo? Parang confused ba tayo? Ano ba nangyayari sa buhay natin? No? Naguguluhan pa rin ba tayo? May God ba talaga? Sino ba si Jesus? Baka hindi pa natin kilala.
So, if you think you are lost, the good news is Jesus came to seek and save the lost. At kasama po tayo dun. No, buti na lang. No? Like Zacchaeus, Jesus came for him. Jesus came for us. Amen. To save us. Amen. Ngayon po siguro ang tanong is, do you have secret sins? Meron pa po ba kayong mga tinatagong kasalanan na meron pa rin bang dark side yung inyong buhay? Or if you think you are, the good news is the light has come. No? So the Lord Jesus, sabi nga niya dun sa John 8:12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. No? Diba? Kasi, kung si Jesus my light, at ikaw madilim, pag sinik mo siya, no, lalapit ka sa ilaw, mawawala yung darkness mo, mag-iilaw na yung kapaligiran mo, kasi sinik mo yung light. So sabi ko nga kanina, brothers and sisters, kung mamamatay tayo ngayon, saan tayo pupunta? Baka meron pa po tayong mga secret dyan na mga ginagawa na we can say darkness sa ating buhay. Sabi ko nga po, there is good news because the light has come through the person of the Lord Jesus. Yan. So, is there anything in our lives that still bothers us and robs us of our peace? No? Na pag naisip natin yon, yung dark side na yon is, sabi natin, na-forgive naman ako ng Panginoon. When we are forgiven, natanggap natin yung forgiveness, bakit pa rin minsan feeling natin guilty pa rin tayo? Bakit ganun? No? Bakit? So, halimbawa, meron kang secret na kasalanan. Ngayon, nakilala mo si Jesus, nagliwanag, no, ang buhay mo. You are not doing the sin anymore. Pero bakit feeling mo guilty ka pa rin naman? Dahil, because the enemy is still trying to accuse you. No? Kasi minsan, nagbago na ako ah. Hindi ko na binalikan yung kasalanan na yun ah. Bakit feeling ko pa rin di maalis-alis yung guilt ko? No? So, pag ganun po ang nangyayari sa inyo, na hindi nyo naman nang ginagawa yung kasalanan, pero feeling nyo guilty pa rin kayo, it is the enemy who is trying to make you feel guilty. Kasi sabi po sa Romans 8, 1-2, Gerald, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Yun, no? So, wala na pong condemnation sa mga sinave ni Kristo. No? The enemy lang continues to make you feel guilty, remind you of the past, no? Remind you of your past mistakes, remind you na, hindi, hindi ka pa nagbago, hindi, ganyan ka pa rin, hindi, makasalanan ka pa rin, no? So, be aware, brothers and sisters, na kung hindi nyo na ginagawa yung kasalanan and you still feel guilty, it is the work of the enemy. So, anong gagawin? Labanan natin. Excuse me, go away, enemy. Sabi ng Lord, there is no condemnation for me. No, because of what the Lord Jesus has done. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul na fiery darts. Okay. Fiery arrows whistling. Yan sa time where's that? Asaka, Asaka sa Psalm 91. Oh. 1,000 may fall on your side. 10,000 at their right hand, but it will not come near you. Kasi yun yung mga tactics ng enemy, ano, kung minsan na pagpagiltihin niya tayo, ano.
the terror of the night, lalo na yan sa gabi, no, ginugulo-gulo niya yung isip natin. Kinukonsen sa konsensya natin tayo sa maling paraan naman. Kasi nga po, ang tawag nga po sa kanya is the accuser of the brethren. No? Kahit di ka na muna ginagawa yung kasalanan, cleanse ka na ni Lord, pinipilit ka pa rin yung i-remind na hindi, makasalanan ka talaga. Wala ka ng pag-asa. Kung sino ka noon, yung ka pa rin ngayon, ganyan yung enemy. So, brothers and sisters, be mindful. If you are not doing the sin anymore and you still feel guilty, you let that go, no? And tell the Lord, Lord, thank you that you have cleansed me and I receive yung sinabi mo na wala ng condemnation. And I thank you, Lord. So, enemy, I cast you out in the name of the Lord Jesus. Ganon, no? So, hindi po yung parang nire-recall-recall mo ulit yung mga kasalanan mo noon. Hindi na po, tapos na po yan, no? Pinorgive na tayo ng Panginoon dyan, no? So, mag-repent tayo doon and then magbago, no? Ngayon, meron pa rin ba yung... So, there are three types kasi yan eh. We are not doing it anymore but we still feel guilty because of the enemy. Yung next naman is, we are still doing it and we continue to live in sin and justify ourselves, no? Sabihin natin, Lord, ito lang papakialaman mo sa buhay ko ah. Ito, wag mong pakialaman, no? Lord, ginagawa ko naman yung iba mong gusto eh. Pero ito, hindi ko kayang i-give up eh. Itong ginagawa kong kasalanan, hindi ko pa po kayang i-give up, no? Kasi lahat naman ng tao ganyan na ang ginagawa. Diba? Kung minsan po kasi yung kasalanan parang normal na. Kahit alam mong kasalanan, minsan yung enemy, ito naman ang ginagawa niya, no? Hindi, okay lang yan. Normal yan. Sa 100 na tao, 80 naman ang gumagawa yan. Okay lang. It's okay to become part of many. Diba? Oo. So, ganun na naman. So, itong accuser natin, ang daming tactics, ano, ang sinasabi niya is, kahit, okay lang yan, nagawin mo, kahit alam mong kasalanan, no? And then, pagdating naman natin kay Lord, sabihin natin, Lord, ginagawa ko naman tong iba eh, pwede bang, okay lang bang, hindi ko muna magawa ito, di ba? So, minsan, meron tayong separation between yung secular world, yung ginagawa natin, versus yung sacred world. Dapat hindi po, ano, dapat hindi tayo dual personality. Dapat, what you see is what you get, no? Walang peki dyan, di ba? So, isa po yun, no? So, una, sabi ko, you are not doing it anymore, but the enemy is still accusing you. Pangalawa, you are doing the sin, but you justify ourselves. Now, we justify ourselves na, hindi, okay lang to. Ito naman ginagawa ng karanihan. Which is, hindi po yata okay yun, no? Ano ba yung mga yan? Like, abortion. Ang dami naman ang gumagawa. Premarital sex. Ang dami naman ang ginagawa. Okay lang siguro. Naku, hindi po, no? Alam po natin, sa isip natin kung anong mali. So, kung ayaw po natin i-grieve yung Panginoon at gusto natin ng peace with God, sana po itigil po natin yan, no? Oo. Or, sige, basahin nga natin yung Matthew 5:29-30. Arvid. Ay, 27 pala, sorry. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Mm, no.
So, figuratively speaking naman po ito ang Panginoon, no? Hindi naman yung lahat na ng tao naputol na yung ano, wala nang mga mata, no? Hindi naman po. So, figurative ang sinasabi ng Panginoon. Meaning, hindi literal, no? Meaning, kung merong nagagawa, alimbawa, kamay. Ano ba nagagawa ng kamay? Nagnanakaw, no? Pwedeng nagnanakaw. No, o kaya nang nananakit, no, putulin daw, no, hindi ibig sabihin putulin ng kamay, ibig sabihin itigil yung pananakit, itigil yung pagnanakaw. Halimbawa po, yun ang ibig sabihin. O halimbawa, yung mata, no, sabi kaya dito, tingnan mo nga lang daw yung isang babae na medyo may last, eh, you are already committing adultery. So, ano pa ang kasalanan ng mata? Halimbawa, judging others. Kaya pornography, no? Kasalanan din po yan ng mata, no? So, stop doing it. Ito yung sinasabi ng Panginoon. So, kung gusto natin ng peace with God, no? We should stop doing the things na hindi po nakakalugod sa Panginoon, no? Okay. So, Jesus is telling us, hindi pwedeng dual yung personality natin, no? Na yung part ng body mong kalahati ay Christian, yung kalahati hindi. No, hindi po yun, no? No, we have to surrender all our sins to God for Him to forgive us all from our sins and attain complete freedom. No? Yun po ang sinasabi dito na pangaral ng ating Panginoon. Na huwag nating tuloy-tuloy yung mga ginagawa nating kasalanan kasi hindi yan mabuti para sa atin at we are not at peace all with God pag ganyan din po yung ating ginagawa. Okay, so magmuni-muni po tayo mga kapatid. Okay, so still, are there things that still bother you and robs you of your peace? Yung pangatlo is, we are still living in sin, but we feel blessed naman. So, does it mean it's okay for me to continue what I'm doing kahit alam kong mali? Diba? Bakit nga ba ganun? Why are we still blessed? Even though we are still sinning. Baka yung father or mother, yung lola at lola, yung praying persons nila. So sinasabi mo, baka tinatamasa mo lang yung mga blessings na dapat natamasa ng iyong mga parents o lola. Oo, kaya ka blessed. Oo. Pero pwedeng hindi dahil sa'yo yung blessing. Ganda yung insight yun, ha? Oo. So, why do we still feel blessed even though we are sinning? No? Oo. Bakit ganun? No, I think because God is patient. He aims that none should perish. Kasi po, kasalanan may katumbas na parusa. Di ba po? May katumbas na parusa. Pero, you are still being blessed by the Lord kasi God is patient. No po, brothers and sisters, na hindi ibig sabihin that yung mali mong ginagawa ay tama. Ibig sabihin lang po, napakabuti ng Diyos at pinapasensya pa po tayo. No. So, sabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand as slowness, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. No? So, wag yung isipin na, blessed naman ako kahit may ginagawa ko pa rin yung kasalanan ko. Because God is patient.
because God is patient and He doesn't want anyone to perish. Hinihintay po niya ang ating pagbabago. Buti na lang. Buti na lang. He is patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi nga po dito sa 2 Peter 3:9. So sana po naintindihan natin, kasi marami sa atin yung, ginagawa ko pa naman yung kasalanan, pero blessed naman ako. Siguro okay na yun sa Lord na ginagawa ko itong kasalanan. Ay, mali po yun, naintindi, no? Kaya lang po, blessed pa rin kayo because God is patient. Kaya blessed pa rin tayo, si God is patient and He doesn't want anyone to perish. No po. But we will all face judgment, brothers and sisters. So again, a second one, why do we still feel blessed even though we are still sinning? Tandaan? God causes the sun to rise for the godly and ungodly. Oh, di ba? For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So ano po kasi, halimbawa lang po, dito sa bahay na to, no? May dalawang makasalanan. Halimbawa, kami ni Arvin. Tapos sila, okay. Alangan naman, yung sun ay sa kanila lang magsashine. Sa amin, hindi. Ay, hindi po ganun, no? Napakabuti po ng Panginoon na kahit po may nagagawa tayong pagkukulang, ay we still benefit from the same sun, from the same moon, from the same air, no? We breathe from blessings, no? Diba? So, one is God is patient. He's waiting in us, on us to change. He's waiting on us to come to repentance. Second, because God sends His sun and moon and stars and so on to bless, to shine for the godly and ungodly. Again, okay, pangatlo, why do we still feel blessed even though we are still sinning? Because God is true to His promises, brothers and sisters. Pag sinabi ng Panginoon, the generous will prosper, the generous will prosper. Di ba? So may kasalanan kang nagagawa, pero patuloy mong ginagawa kahit na alam mong mali. Pero generous ka naman, you will still prosper. Because sabi ng Lord, the generous will prosper. He is true to His promises. So, it's not because He agrees to your sin, it's not because He approves or He allows your sin that you continually do, but because He is true to His promises, He is patient, and He causes the sun to shine for the godly and ungodly. So, di ba? Even yung wisdom, brothers and sisters, sabi dito, no? If you, any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. And it will be given to Him. Amen. Anong ibig sabihin nun, brothers and sisters? Ako, humingi ako ng wisdom. Ako may ginagawang kasalanan na alam ko na ginagawa ko pa rin. Hindi ko maalis-alis, no? Pero pumunta ako sa Lord, Lord, pahingi naman ng wisdom. Sinasabi po dito sa James 1:5, si Lord magbibigay ng wisdom. Kasi humingi ka ng guidance eh. Bibigyan ka ng wisdom without finding fault. Hindi niya sasabihin, hindi nga kita bibigyan ng wisdom kasi nagkakasala ka sa akin. Hindi kita bibigyan ng wisdom kasi mali-mali ginagawa mo sa buhay mo. Hindi po, ang sabi dito, without finding fault. So, napakabuti po ng Panginoon. No? So, it doesn't mean po, brothers and sisters, that God allows you to continue sinning. It doesn't mean that God approves that you continue yung kasalanan. O tayo, hindi po niya ina-approve na tuloy-tuloy tayong nagkakasala. No. God is just patient, and it's just true to His promises, and He causes the sun to shine for the godly and ungodly. So sana hindi po natin
mamaling interpret, ano po, na bakit pa rin ako blessed kahit na tuloy pa rin yung ginagawa kong mali. Because God is patient. Amen. And He doesn't want us to perish. Okay, so, sana po brothers and sisters, na hindi natin gawing rason yun na blessed tayo to continue yung ating sin. Okay, so, all of us will face judgment. No? So, tatlo nga lang daw po ang inevitable sa buhay. Meaning, hindi mo mapipigilan na mangyayari is, no, yung aging, yung pagtanda. So, wala namang pabaliktad, no? Lahat tayo tatanda. Pangalawa is death, no? Hindi mapipigilan yan, no? Pangatlo is judgment. So, three things are inevitable in life. Three things ang mangyayari at mangyayari, hindi natin mapipigilan. Some will go early, some will go late, but hindi natin mapipigilan yung aging, yung death, and yung judgment. So, saan po yan mababasa? Dadan. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So yun po, no? So talagang mangyayari at mangyayari yung judgment. Kaya alam ko lahat tayo nag-iisip-isip, malapit na kayang dumating si Lord? Ang next question po sana is, ready na ba ako? Saan kaya ako pupunta? Sa langit? O sa impyerno? Ano kaya? No? Okay, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every salita pa lang to, every empty word they have spoken. No? So, to the detail pala po yung judgment na yan. So, hindi po ako nananakot, brothers and sisters, ha? Ang advice lang po ngayong gabi para sa ating lahat is, let's not continue sinning. But like Zacchaeus, let's repent from our sin and have peace with God and even ourselves and our fellow men. No? Kasi hindi po natin alam. No? Ang daming nagkakasakit, daming namamatay, daming ano, siguro yun ang pagmunimunihan natin if may mangyari sa atin, no? And we go, ready ba talaga? No? Ready ba talaga? Okay, so again, let me recap po, brothers and sisters. Is there anything that's still bothering you? Are you lost? No. Seek Jesus. If you are still living in the dark, welcome the light, the Lord Jesus. If we are not doing it anymore the sin, but we still feel guilty, that's the accuser. So, i-dismiss nyo po yung accuser, i-claim nyo po yung forgiveness ng Panginoon, at yung guilt-free, no, na tayo because of what the Lord Jesus has done. Ngayon po, if you are still continue doing the sin, let's pray na hindi natin i-justify yung sarili natin and let's start changing yung ating ways and go away from sin. At huwag tayong mamistaken na isipin na okay lang magkasala kasi blessed pa rin naman ako. Hindi po yan. Nangyayari lang po na blessed tayo because God is patient with us. He wants everyone to come to repentance. And He doesn't want anyone to perish. No? And sabi nga natin, blessed pa rin tayo because God causes the sun to shine for the godly and ungodly. No? Napaka fair ng Panginoon, no? Hindi niya tayo isinasantabi kahit may kasalanan tayo, no? He
is waiting on us. And God is true to His promises, kaya naman tayo blessed. God is kaya, merciful God and is merciful gracious. And gracious. Kaya dapat po talaga hindi natin i-continue yung ginagawa nating kasalanan na intentional pa rin nating ginagawa. It's not too late, brothers and sisters, no? Lahat po tayo mag-reflect. Meron ba akong ginagawa na nakaka-grieve sa Panginoon? Meron ba akong ginagawa na it wakes me up at night and it doesn't give me peace, no? Siguro, we have to let go of all those things, no? Let go of all those things. And think about if we will be judged, if the judgment is coming and we will be judged. Sabihin ba ng Lord sa atin, well done, my faithful servant. Baka naman go away ang sabihin natin sa atin ng Panginoon, sana naman po hindi. No? So, I think ating response is to tell God our deepest secrets, no? And ask for forgiveness and ask help. Kung paano ba natin mabago ang ating sarili. Unang-una na nga po yung naikwento natin last time is we welcome the Holy Spirit in our lives at pakinggan natin ang Holy Spirit. Pangalawa is i-continue recite natin, I am the righteousness of God in Christ, no? So that we will become really righteous. We welcome that. We clothe ourselves with righteousness. I am the righteousness of God. Accept Jesus and we let Him control our lives. He is our righteousness. And let the Holy Spirit guide us and be our companion for life. So, yun lang po, brothers and sisters. So, hopefully, naliwanagan natin yung ibang mga bagay tungkol sa kasalanan at sana makapag-muni-muni tayo, makapag-reflect and i-give up na po natin. No? Let's give them all to Jesus yung ating mga kasalanan at siya na maala. Naman. Okay, anything else? Okay, so yun lang po brothers and sisters and hopefully nakatulong po sa ating lahat. Nagkaroon po ng revelation sa lahat yung ating pinag-usapan kami ngayon gabi. Ay. Uy! Ano? Romans 5. We have peace with God. Romans 5. No? We have peace with God. So, importante po. When we have peace with God, susunod na yung we have peace with ourselves and we have peace with others. Yun po ano. Okay, sige. May God help us and guide us to know kung ano ba yung ating mga nagagawang kasalanan at may He give us strength and courage to repent and to overcome. Salamat Panginoon. May Your name be blessed sa gabing ito at ganun din po ang brothers and sisters. Ang dalangin po namin Panginoon ang iyong kalooban, ang iyong aming nagagawa. At pagdating sana ng araw, Panginoon, kung tapos na ang aming mga buhay at Judgment Day, sana marinig namin, well done, my faithful servant. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm not afraid to die.
If I lose my grip, I could see that you're always carrying me.